Yung po ba yung nambubugbog sa inyo? Ah, dati po yun. Ngayon hindi na. Ah, pinagtatanggol lang. Yun po yung namalas sa ulo niyo? Oo, oh, yun po yun. Kasi yung tatay niya, nandrambado. Nagagin sa kulungan. Hindi ko alam kung nakwento na ba ni Nanay Apple yan dati o ngayon lang nakwento. Okay lang malaman na... Parang ngayon lang niya binulgar na di namin kapatid. Pero kami alam namin, hindi niya kwento sa amin. Pero... Yung tatay ang taga dito. Si tatay lang nagsasabi, yung tatay ko. Okay. Yung kay Allen po ba, tsaka yung kay Ati, iba po ba? Magkaiba? Tagal na po. Ah, ibig sabihin number 3. Dito na kami lang, dito. Eh si, ano, ayan, anak ba ni tatay to? Allen. Si Luglog? Yan, maliit na to, kapatid namin to. Yan, yung super kulit, si Luglog. Dumating po yung dalawang kapatid niya. Opo. May dumating na kapatid. Yung po siya sabi niyang makakulong sa ano, pero sabi naman po ng kapatid niya, malaya. Tara po siya, malaya na. Opo. Tapos nung kinabukasan din po, akala nila nakaburo para po si tatay. Nako. Sayang yan. Kala po sobrang sama ng mga loob ng mga kapatid. Kaya hindi ko nagpakita. Punta naman po tapos yung isang kapatid naman niya. Sa DRT po ba nakatira yun? Hindi ko po nakikita isang niya kapatid niya. Oo. Papira! Godless. God bless. Mhm, ba't kini? Ba't iba sa akin? God bless. Ah. Oh. Ayo. Saya. Okay. Kumusta po? May apple. Pwede makilala yung mga pamangkin? Kuya? Apa, sige pa. Nandun po isa. Nasaan? God bless. Ang pangalan mo? Jonathan Terao. Jonathan? Terao. Wait lang. Magkano kayo? Habig po kayo? Nasaan yung isa? Sariyahan po. Nasaan ba kayo? Ba't tagal yung nawala? Nandun po kami kasi sa Malolos po. Yung mama mo, tsaka yung tita mong isa, nagpunta rito? Aha. Sayang, hindi ko na... Kailan sila babalik? Hindi ko po alam. Baka daw pumunta po dito pag daw po 40 days daw po ng tanda. 40 days. January 9 pa ata yun. Kasi 30 sila mo sa December 1. 31 yung December eh. Oo. Sino po yung mama po niya? Gloria po ang ano po niya. Pero nanay niya. Ni ate ko yung pangalay. Yung po ba yung nambubugbog sa inyo? Ah, dati po yun. Ngayon hindi na. Pinagtatanggol lang. Yung po yung namalas sa ulo niya? Oo, yun po yun. Pero Nakalaya na pala siya. Opo, nakalaya na po siya. Ano pong napag-usapan niyo? Ano po ako, excited po akong malaman yung balita. Kumbaga, ibig sabihin, okay na po kayo, nag-usap na kayo. Opo. Wala na yung sakit. Dito nga po sila natulog yun eh. Ang saya po, no? Opo! Ang dami nila na yun eh. Kailan mo huling nakita si tita? Balik ka pa nun, parang kita-kita lang na ito nun. Kasi... Ito po, kaya... Hindi po! Sino nagkupit sa'yo? Ano ba yun? Paedad lang niyan. Anong nangyari? Bakit yan? Ito, oh. Ikaw pala may sala, ba't ganyan? Hindi mo man inayos. Sabi niyo po eh, kalbo na. Eh, pala, likot eh. Ano ba yan? Kamot po na kamot. Paayos natin. Ako, parang ano. Ito naman kalbo. Dumating po yung kapatid nyo. Siyempre, pagkakalam ko, sobrang sama ng loob nyo sa kanya. Ano pong nang nakita nyo yung kapatid nyo? Anong naramdaman po nyo? Siyempre po, masaya po. Dahil nakita po kami ng kapatid. Tatatlo na nga lang po kami, nag-aaway-aaway pa kami. No, tama. Humingi po ba siya ng tawad? Sorry. Ano pa? Humingi po sa akin. Sabi niya, patawarin mo ako bunso, ngayon ako inyo nagpunta rito, ngayon ako nagpakita. Kala ko kasi galit ka pa hanggang sa akin. Ay, hindi na po ako galit sa inyo. Bunso pala siya?
Ako po, bunso. Ala, bunso pala siya. Kaya nga po, nung nakikita ko sa kalayakan, parang silaki lang siyang ganito nung bata. Ang pamakinin mo. Oo. Kasi ako nung bata pa po ako, ano din po ako, pag may isang po, ano, para ako naluto sa gamot nung bata pa po ako. Pero ngayon, masaya po yung puso. Okay na kayo magkakapatid. Okay. Masaya po ako sa inyo. At least yung ano, yung Ate Bel, yung sama ng loob, yung puot, yung bigat ng nararamdaman niya, wala na. Gano'n po kasaya? So, happy rin po. Kahit paano ka ako na kasama ko yung mga kapatid ko. Sabi ko nga sa isang kapatid ko. Dito mo nakakako kayo at talaga ako kami kasama, malungkot ka ako. Hindi, pupunta-punta na lang kita dito. Ano kasi may bahay din ko ako inyo doon. Kasi mamay, may mawala din na mga gamit. Pero kumusta po siya? Kailan pa siya nakalaya ang mama mo? Kailan niya nalaya? May isang taon na po yata. Ang tagal na pala, hindi mo kayo nadalaw pala, ano? Hindi ko nga madalaw, dalaw lang ako. Pero hindi ko rin alam mo kasi kung saan gawin yung kulungan nila. Baka pagpunta ko sa kulungan, maligaw pa ako. Pero ikaw, naranasan mong paluin ka sa pala? Ano yung napalo lang sa... Hindi pa po yan. Wala pa po nung muang yan. Nilagaan ko yan. Ilan taon ka na ba? 16 po. 16. Pero ilan taon ka nung nakulong si mama mo? Mga ano po? 12 po. 12. Kasi 4 po na taon sila mama nakulong. Mahigit. Sabi pa nga po niya pag kagabi, nag-usap kami ng isang gabi na nandito sila. Sabi pa ako, paano ka ako yan? Paano ngayon, so, wala ka na kasama dito sa buwan? Kaya ko pa naman sa inyo. Anong balak ba sa inyo ni tate? Sabi ko, nandun kami, doon kami. Pag dito lang kami, pa ako nga. Sabi na, maganda nga doon kay tatay lang. Na lang kayo para malamay yung mga bata. Kasi rin niya, wala kayong hapuhay din eh. Pwede namin ko kayo doon dalawin. Kasi alam kasi ka ako ni Benga yun, di ba? Sinama ko na yun doon sa inyo eh. No. Sino po yung Benga naman? Yung ate po niya. Okay lang, may kailangan kami pag-usapan. Sabi ko sa inyo, babalik po ako para malaman po yung ano po yung plano, mapag-usapan po yung kung ano yung makakabuti sa mga bata. Anong napag-isip-isip po nyo? Ano ako na yung mga bata. Kahit doon na ako sila mag-aral. Yan sabi ng ate ko. Sabi nga, kung gusto mo yung araw kay tate, doon lang kayo. Kung doon lang kayo niya, huwag nyo siya bibigyan ng sakit ng ulo yung tumutulong sa inyo. Yung sabi sa akin. Yung balak sana ni Bajing, kukunin si bakla. Ano mo yun, ano. Sabi doon eh, itong bakla, ayoko, Kuya Bajing, doon ako pala tatay. Mag-aaral ka na doon nila ate. Tinatanong nga po ako ni yung bunso kung ano daw po ba ang plano nyo sa, kung may plano daw po ba kayo sa mga batang maliliit. Sabi ko, hindi ko pa po nakakausap si Tatay Ram, kaya hindi ko pa ako alam kung anong alin niya sa mga bata. Opo, ang bilin po ni Tatay Joe, ang bilin na bilin niya, si Angelo, si Allen, si Angel, mabalik ko talaga sa akin. Pero, ang problema nga po yung kwento ko sa inyo, si Angel at saka po si Angelo. Yung ano po ni Angelo kay Angel. Paano po kung sa akin yung si Abby at saka si Angel? Hindi lang po sanang dalawang babae. Kung si Abby eh. Kasi po siguro kaya naman po sumasama pa sa kanya kasi yung edad ng bata. Talagang pang nanay. Sabi nila, ba't ba ay kasumama na naman dyan yung sa nanay niya? Eh siyempre ka ako bata yan eh. Kahit naman ka ako sinong batang anuhan mo, makita ang nanay. Sa nanay sasama yan. Kaya kapag nagkaisip na rin niya na parang si Angel, tingin mo ka ako si Angel. Kaya naman niya kako ron. Sasama rin kako doon yan para makapag-aral siya. Eh, anong araw po, eh, kukunin daw yung... Narinig ko lang naman balita ko. Kasi wala na yung tatay ko. Eh, sabi nung kamag-anak doon sa Malibay, kukunin daw.
Sabi ko, naku, hindi ka ako ibibigay ni Usut yun. Malabo ko sila ibigayan doon. Bakit? May tinulong ba yan? Bata pa yan? May tinulong ba sila? May inabot. Ngayon, kakong malaki na yan. Kukunin nila. Noon naman kakong pinakilala sa kanila nung maliit pa yan. Hindi naman nila naaalala. Hindi naman anak na matanda yan. Alam po na yata yabin yan. Anak dito. Yung pong si Alan tsaka yan, hindi ko mga kapatid yan. Alam ko rin man na hindi ko mga kapatid. Kaya nga lang, syempre, sama-sama na kayo. Hindi, alam nga namang, palayasin yan, hindi naman namin kapatid. Eh, di ba? Hindi naman namin ginagano yung mga bata. Kami may mga iisip naman natin yan yung mga bata. Kaya nga, syempre, kahit hindi namin siya kapatid, doon, sana nga makapag-aral din siya, matulungan siya ni Tatay Ram. Kasi kami naman, alam mo naman yung buhay namin, di ba? Gusto rin naman namin, tinutulong-tulungan nga rin namin yung dalawa. Tingnan mo si Allen, di rin naman namin kapatid yan. Pero tingnan mo naman, pinag-ano pa rin ni Tina, para lang daw matuto. Kasi yung tatay niya, brambado. Nagin sa kulungan. Hindi ko alam kung nakwento na ba ni Nanay Apple yung dati o ngayon lang nakwento. Okay lang malaman na... Parang ngayon lang niya binulgar na hindi namin kapatid. Pero kami alam namin, hindi niya kwento sa amin yun. Pero... Yung tatay yung taga dito. Si tatay lang nagsasabi, yung tatay ko. Okay. Kay Nanay Apple na rin ang galing. Paano niyo nakilala yung papa ni Kuya Allen? Yung nag-uuling sila nandun. Nag-uuling kami doon sa tangke. Yung may bahay pa doon. Nag-uuling pa yung bahay nila nandun. Tangke. Oh, ba't niyo nagawang makiapid? Kasi meron na ako kayong asawa. And makikimaritas na po ako. Meron na ako kayong tatay, Joe. Bakit nakuha niyo pang may number two? Yung kay Allen po ba, tsaka yung kay Abby, iba po ba? Magkaiba? Tagal na po. Ah, ibig sabihin number 3. Dito na kami noon, dito. Eh si, ano, ayan, ayan. Anak ba ni tatay to? Allen. Si Luglog? Oo, oh, yan lang. Ayan, ayan, maliit na to, kapatid namin to. Ayan, yung super kulit, si Luglog. Oo, oh, yan lang. Eh si, ano, si Bornok, si Aaron. Ah, matanda yan. Anak ng tatay talaga yan, kapatid namin. Yan, lahat ang namin, sa Mark na. Ang hindi namin kapatid lang talaga, si Ulam at si Munenang, si Abby. Diba, eto, eto, anak ba ng tatay to? Eto, tumukulit na to. Takbo ng takbo. Okay, si, mapunta ko muna tayo kay, ano, kay Allen. Nakilala niyo ho sa Ulingan. Paano nangyari? Wala siyang kami mo. Ah, yan nga. Pagka nga may alak, may balak. Madapa yan, madapa. At least, so ano, ba't na-open nyo na huto yung ganyan? Ba't na-open nyo na? Ba't parang may lakas kayong loob na sabihin yung... Ano, itatago ko pa eh. Halata namin sa mga bata. Okay. Wala na kasi si tatay, yun ang sabihin mo. Eh, alam naman ni tatay yun. Si Allen, nakilala nyo po sa Ulingan. Si Abby. Saan nyo nakilala yung... Dito naman tawa nila, no? Dati Abby. Tahuan naman o dito nila. Ay, namatay na rin yan. Dati namin pong kasama dyan, nagkatrabaho yun. Okay. Kasi nga lang kinukuha yung bata eh. Kaya hindi ko bibigay. Ano kaya ko sila? Maglita hindi yung bibigay sila. Si Abby? Wala naman kaya ko silang kinuhang bata pa yan. No? Ano naman pong nangyari nun? Ganun din, alak lang. Hello. Ba't ko kayo nag-aalak? Hindi ko ba nagagalit si Tatay Joe sa inyo? Kung mo siya, nagtatagay-tagay din kami nun. Diyan dito nila ba jingan? Mayroon din ako nun. Sa bagay, walang nabuong magandang puntasyo kay Nanay Apple Katekram. Kaya naintindihan ko. Kaya ayusin natin. Nung nalaman nun ni Tatay Joe, ano pong sabi niya? Nalaman po ba niya? Kailan nung nalaman na iba-iba na po yung bakit iba yung mukha niya? Ano? Wala pong ganun? Wala mo po niya siya. Hindi man niya sa akin sinasabi ko na nalaman niya eh. Hindi, nga, hindi niya sinasabi sa'yo, pero sa akin sinabi niya yun na si... Ano? Sabi ko, Tatay, hindi mukha ako anak yan, ano? Oo daw. Bawa sa pati kakot si Abby, hindi mo rin kakot anak yan. Oo daw. Ay, wala naman po sinabi ng tatay ko. Wala naman siya ibang sinabi na... Ano?
sa ngayon, may apple. Yung buhay lang, yung papa ni Allen, nasa mo siya ngayon? Ewan ko, hindi nagpapakita yan dyan. Ala na po dito yun para pong pinaalis ng mga kapitbahay. Kasi ano yun eh, lahat, parang lahat po ng mga babaeng kagaya niya ni Nani Apple na ano pinagsasamantalahan niya. Meron din po atas, sabi lang po, hindi ko naman sigurado. Meron din po niya na parang ganun din, binuntis din. Ba't kasi nagpakuha kayo sa alak-alak? Ano bang, ano, iinom pa ho ba kayong alak? Dati, hindi na. Pero na yung apple, mali yun. Hindi yung tama. Na yung apple? Pero mali po yun ha. Hindi yung tama. Kaya minsan, hindi binibless yung mga mali tayong ginagawa. Panandili yung kaligayahan na kukuha nyo. Pero yung pangmatagalang kaligayahan, hindi mo kukuha. Kasi nga po, kung nabuhay tayong tuwid, tama, maayos yung buhay, magiging buhay, no, Ate Annabel? Malalayo tayo doon sa magulo, doon sakit ng ulo, hindi tayo mapapahamak kasi nga... Taas, sa patong-patong siya naglilinis. Hindi ko nga alam, nakita ko lang doon. Hindi man kasi ako nagsisimba ganun. Uulitin pa po ba yun? Hindi na po. Gaya niyan, naging malaya po kayo. Sundan niyo po kagad si Tatay Joe. Okay. Baka mamaya makuha ko pa yung pupukpuk lang sa bata. Huwag na lang. Magaling palakay na lang ang bata na parang palakay. Dumating na po ba sa ano na itong mga nakaraang araw? Mag-aasawa po kayo ulit? Hindi na. Hindi na balak mag-aasawa pa. Sigurado po kayo? Promise? Okay. Ayaw ko na mag-asawa. Paano kung ligawan ka ni Mang Tomas? Ni Mang Tomas? Ayun na. Lolo Tomas o. Si Mang Tomas na, huwag na. Baka ilipo. Joke lang yun. Ikaw naman. Diba? May asawa po yan. Niloloko ko lang si Nani Apple. Huwag ka. Tihabulin ako ni asawa ng babae niya. Pero kung joke nga lang yun. Pero kung niligawan ko pa yun. Kaya nga lang, si Angelo tsaka si Allen, kasi alam ko teacher ngayon hindi nakatanggap ng transfer. Ano na kasi ngayon eh, dahil si Barak nga dapat i-transfer na naman dito yun eh, sabi nung hindi na raw pwede. Pero siguro po Tatay Ram sa ano na po, sunod na pasukan yung dalawa. Kasi ala na, bakasyon ano na ngayon, no? January lang, ano na lang, alam ko hindi na magtatanggap ang eskwela ng transfer. Pero ano po yun? Pagsasabahin na naman po ba si Angelo tsaka si Angel? Hindi o. Hindi pwede. Kaya nga po, ano po bang anong dapat gawin sa dalawang lalaki na yun? Siguro hanggat... Pero dapat nga, mas kailangan ko siyang bantayan dahil nasa panahon siya na ano. Kaso, hindi po ako makakalis sa bahay pagka ako yung nagbantay sa kanya. Ano na lang po siguro, kayo po magdesisyon. Si Abby. Ano problema ni Angelo tsaka Angel. Kaya ikaw yung mga lalaki sa iyo. Lagi mo silang kasama, pero dapat si Abby makasama rin ni Angel doon para matuto rin siya. Kung halimbawa nakakapag-aral naman sila rito, tutulong-tulungan na lang sila ng Tatay Ram. Tapos pag si Angelo, kung talagang gustong tulungan Tatay Ram, may isip na siya. Ayun, pwede na. Kasi ngayon,
kasalukuyang ano pa siya eh. Mga pasaway pa ng mga bata eh. Kung tatanungin mo ba kayo, gusto niyo pumalik sa amin? Kayo po. Kung babalik ko kayo doon, anong mapapangako niyo? Siyempre, kailangan po magtino. Oo nga, magtino ka nga. Ibig kong sabihin, kahit na nandun ka, kahit nandito ka rin, magtino ka rin. Huwag ka nang gagawa ng ano, huwag mo nang dagdagan yung mga anak mo. Yung pagmamahal ko sa inyo, yung pag-unawa at pag-intindi ko sa inyo, hindi nyo basta-basta mauubos eh. Pero yung pera ko, konting-konti na lang. Kaya dapat ayusin nyo yung ano to, ginagawa natin to. Kasi iniisip ko, 5 years lang, may mga isip na yan. Opo. Madami nang pwedeng gawin. Makakatulong nyo na sila. Tsaka para bang pagka nakikita mo yung mga bata, nakanganga, nakaano. Siyempre may mga anak din po ako. Alam ko yung ano yung pakaramdam nyo, anong pakaramdam ng mga bata. Ano po yung mapapangako nyo na yung Apple? Dito na po doon, tara. Pero yung sigarilyo, meron pa ako, no? Number one na ayaw ko nga po, yung bisyo, sigarilyo, yung pag-iinom. Pagka, kumari, pinagsasabihan po kayo, ano yung mas makakabuti, huwag niyong damdamin. Tanggapin niyo po na para sa inyo din po yun eh. Ah, matututo tayo doon, mapapabuti tayo doon. Di ba mahal niyo yung mga bata na Yapol? Ako, mahal ko rin po sila. Mahal ko din po kayo. Kaya sinasakripisyo ko po lahat. Ngayon, kayo din, kailangan nyo mag-sacrifice. Kasi yung love, kasama po yung sakripisyo dyan. Kailangan mong gawin lahat, magpagod. Para sa mga anak mo. Para sa yung ikakaganda ng kinabukasan ng mga anak mo. Ganun talaga eh. Ito, wait lang, muna. Gusto ko tanungin din muna yung mga kategram natin. Kayo po ba, mga kategram? Ano po? Third chance? Ano? Fourth chance? Fifth chance? Sixth chance? Yeah, ating Diyos nga eh. Kahit kano tayo kasama, di ba? Ni Apple. Lahat naman, wala namang perfecto sa atin. Bago lahat. Ayusin mo na kasi yung paninigarilyo mo. Mag-candy ka na lang. Subukan mo mag-ganun. Hindi yung puro ka nag-iinit yung ulo mo, umaandar yung ano sa ulo mo pag hindi ka nakakapag-sigarilyo. Unti-untiin mo, kaya mo yan. Hindi pwedeng tinatago niyo sa akin yung sigarilyo. Hindi ko pwede yun. Kaya mo ba yun? Tinatanong ang tatera mo, kaya mo ba yun? Kaya mo baguhin yung sarili mo na hindi ka magsisigarilyo? O kaya nyo bang ipagpalit yung bisyo, sigarilyo, para sa kinabukasan ng mga anak po nyo? Ha? Tinatanong ang tatera mo, kaya mo raw bang alisin yung bisyo mo para sa kinabukasan ng mga anak mo? Ano? Maalis ko rin ang siguro yun. Kaya niyo po bang hinto yung bisyo niyo para sa kinabukasan ng mga anak niyo? Kaya mong ihinto, kaya mong alisin sa katawan mo, yung bisyo mo, para sa kinabukasan ng mga anak niyo, para sa kinabukasan niyo. Pero alam ko na intindihan niya, parang mahirap niyang ipagpalit eh. Ano ba? Siyempre, ano? Titigilan ko na rin. Hindi pwede yung sagot mo, syempre. Ano, pag-aralan mo unti-unti, simula ngayon, bibigyan ka ni Tatay Ram na chance na kukunin niya kayo, sabi mo, pagkatapos ng 40 days ni Tatay, simula ngayon, bibigyan ka ni Tatay Ram ng chance na hindi ka na maninigarilyo. Ibig sabihin, pag-aralan mo unti-untiin mo, kalimutan yung bisyo mo. Kailan po 40 days, Ate Anatel? Diba, sabi po ng kapatid ko, January 9. Alam ko rin po, January 9 eh. January 9. Oh, kasi ano po, 30 siya nawala. Tapos ngayon pong December, di po kami 31 tayo.
Kayo po, Katekram, ano pong, kung kayo po ang tatanungin, Katekram. Pero sa akin po, Ate Annabel na iapon, yung inano ng puso't isip ko, gusto ko lang itong mga bata. Yeah, saka po kayo, siyempre, love ko po kayo. Kailangan nyo lang pong intindihin at unawain yung lahat ng ginagawa po namin. Para mas lumaban kayo, mas mangarap kayo sa mga anak po niyo. Tsaka mas matutuwa po si Tatay Joe pagka nakikita kayong nagpupursige, lumalaban para sa pangarap po niyo sa mga anak niyo. Ha? So, kung kayo po ang tatanungin, lahat po kayo gusto niyo mauwi sa amin. Doon po mag-aaral yung mga bata. Kung malapit naman ang eskwelahan doon, magbago ko na lang talaga usot. Binigyan ka pa ni Tatay Ram ng maraming chance na ikaw ay magbago. Siyempre gusto ko lahat po kasama niyo sila. Pero yung pinapangamba ko nga po kay Angel at Angelo, paano kung ano muna? Si Angelo, Allen, yung mga lalaki, maiwan po muna dito. Opo. O sabi kaya naman po si Ate Annabel, sino po yung gusto mong kumuha kay Ate Annabel? Yung pong si Angelo, yung pong kapatid kong isa. Okay, si Kuya Jun. Hindi po, yung si Kuya Junel. Okay. Kasi isa lang po anak na babae. Ano pong, ano nyo dun? Gusto nyo sama-sama sila?